So what's up mga boss, no? Naisipan ko lang mga boss na mag-vlog ngayon kasi maulan na umaga po ngayon kasi mga boss. Gusto ko lang i-share sa inyo mga boss yung nalalaman ko about sa pag-upit o about sa pag-palit natin ng blade ng clipper mga boss. I-share ko lang po sa inyo mga boss kung ano yung mga dapat nating gawin pag nasiraan tayo ng grid o hindi na matalim yung ating grid mga boss, yung paano yung pagtanggal. Kailangan din natin alam ito mga boss kasi kahit na basic lang ito na pagtanggal pero mahirapan din tayo sa pagbalik. Madali lang yung pagpaklas ito mga boss pero yung pagbalik mahirap din yun sa mga baguhan mga boss. So yun mga boss, no, welcome back sa ating channel mga boss. At ito makikita yung blade nito ay hindi na original kasi napalitan na natin ang blade ng Chauba mga boss kasi yung original na blade nito mga boss is hindi na expire na mga boss, hindi na matalim kaya pinalitan natin ng Chauba. So ngayon mga boss papalitan natin ang bagong blade. So itong mga boss, may binigay sa atin yung barbero natin, pare natin ang barbero. So ang brand na binigay niya mga boss to, nakita niyo mga boss, is W Mark. So yun mga boss, umpisa na natin mga boss, let's go. So ayun mga boss, no, yung pagpapalit natin ng blade ng glitter mga boss, simple lang po ito yung pagbaklas nito ng blade mga boss. Kailangan alam din natin ito mga boss kasi kung papaayos nyo pa ito sa mga electronics na sayang din yung ibabayad natin na kailangan alam natin ito mga boss. So kailangan ito mga boss, no, yung pagbaklas nyo ng yung mga tornilyo nito mga boss, kailangan alam ninyo yung pagbalik ng mga tornilyo kasi dapat tandaan ninyo mga boss kasi yun ang may kapagigil niya ang balik sa dati pagtanggal ng mga boss. Shoutout nga pala sa mga tropa nating barbero sa Tupi na sila Rapi Barbershop. Shoutout sa mga kabarkada natin at mga barbero sa Tupi mga boss. Kita natin mga boss pag kailangan din natin buksan itong clipper natin kasi marami ng mga buhok mga boss, kailangan matanggal din natin ito mga boss. Apektuhan po yung performance ito pag hindi nyo na balik ng tama mga boss. So kailangan tama yung pagbalik ninyo ng blade. Nasaan mga boss? Yung blade natin. Ito yung loo dati kong blade mga boss. So, palit natin. Alumin na yun mga boss. May ingay yung aso natin dyan sa labas mga boss. Kaya sinsabi na mga boss. Saka mayroon ding issue itong clipper natin mga boss na maingay na po yung kuha niya, yung machine niya sa loob mga boss. So magagawa pa tayo ng vlog about sa pag-ayos natin ng makina nitong
clipper natin mga boss kasi maingay na po yung vibration niya kasi nahulog na yata itong ating clipper kasi minsan may naghihiram na clipper natin. Ito mga boss, lagay na natin yung clip. Check din natin itong mga tornilyo ng check din natin itong screw na baka maluwag na mga boss. Kaya may na yung ating clipper. So ayun mga boss no, kailangan na lang natin yung pagkapit nito, yung mayroon kasing guide ito mga boss, clipper blade. So, ganun lang siya mga boss. Pasok na natin siya dito. Ito yung tinatawag nilang dila-dila mga boss, dyan na natin ito ipasok. Yung butas ng ating blade, sakto na natin dyan na ipasok. Ito yung tinatawag nating lower blade mga boss, yung sa baba. Ito naman yung upper blade mga boss, itong malaki. Yung maliit mga boss is lower blade po. So kailangan mga boss no, pansahin natin boss. Yung blade, tapat-tapat. Mayroon po itong mga ngipin o tip ng blade natin para maganda yung performance ng ating clipper mga boss. Mamaya, mga boss, so kailangan lang natin kailangan fix yung paglagay nito. 0-0 yung setup natin dito na, mga boss, kasi mayroon tong guide dito kung saan guide yung ating blade ng mga ngipin mga boss. So yan mga boss. So tandaan nyo lang yun mga boss. So, paano siya? Gagawa tayo ng video ng tutorial about pag-guide ng lagay ng guide ng blade. So dapat ito mga boss, itong sa kaliwa, ayan. Ayan mga boss, itong sa kaliwa mga boss. Kailangan dapat nakatapat yan dyan dito sa maliit na blade mga boss. Ito. Itong maliit na blade na ito mga boss, dapat nakatapat siya dito sa malaking blade, sa pinaka-unang blade niya mga boss. Ito, unang ngipin. Dapat nakatapat siya sa pinaka-unang ngipin mga boss. Kailangan nandyan yan. Tapos dito medyo lamang siya konti mga boss. So, kailangan yung paghawak mo nito is mahigpit mga boss. Para pag higpit mo ng tornilyo, hindi gagalaw tong level niya dito sa baba. Kasi pag once na konti lang yung hindi nagka-level at iba yung performance ng ating clipper mga boss pag hindi siya naging perfect sa pagkabit ng blade mga boss. So mga boss, subukan kabit na natin mga boss. So kailangan ito mga boss, naka-close. Hindi siya naka-open ng ganun. Dapat naka-close siya. Ayan. Dapat naka-ganun siya pataas. Kasi pag naka-ganun, hindi mo makikita yung 0-0 dito mga boss. Kailangan naka-0 siya mga boss. Para ganun, naka-close. Yung pag-igpit nito mga boss, kailangan naka-ganun ka. Ganun na pag-awak. Kasi higpitan mo dito para hindi gagalaw yung blade. So, ganun mga boss. So, mga boss. Ayan. Kalibil yan dito yung maliit na plate sa baba. E
issue din ito mga boss, hindi na po yung kanyang original na original na kanyang tornilyo ito mga boss. Ito, tingnan nyo mga hindi pareho yung kanyang tornilyo, malaki yung isa naman yung maliit. So pag ganito, so maingay yung ating hammer o yung ating clipper mga boss. Adjust nyo lang po yan dyan sa gilid mga boss. Meron pong adjustan yan na flat screw mga boss. Yun lang po yung iikot nyo lang po kung malakas ba yung vibrate nya. So adjust nyo lang po pa ikot nyo lang yung flat screw mga boss. Yun lang po ang pag-adjust ng blade pag malakas po yung ingay ng clipper o malakas yung vibration nya. Adjust nyo lang po yan dyan mga basa gilid. So salamat sa panonood mga boss no. Ganito lang po yung pag backlash at pagkabit ng ating blade sa ating clipper. So hindi pa kayo nakasubscribe dyan mga boss, subscribe nyo na yan at hit the button bell para lagi po kayong updated kung may mga panibago tayong upload na videos mga boss. So Happy New Year sa inyo lahat. God bless and peace out mga boss. I love you.